At matapos magpatikim ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Mayo, posibleng may taas singil naman sa susunod na buwan po yan. Nakatutok si June Veneracion. Ngayong Mayo, 70 centavos kada kilowatt hour ang bawas singil ng Meralco. Pero sa susunod na buwan, posibleng kabaliktaran ang mangyari. Paliwanag ng Meralco, kung noong nakalipas na mga linggo ay nasa 5 pesos kada kilowatt hour lang ang presyuhan ng kuryente sa spot market. Ngayon, pumapalo na raw ito sa 30 pesos kada kilowatt hour. Kami po, this early, we are already advising our customers that based on the movement, yung pinakita namin kanina of clearing prices in the market, baka yung sitwasyon na inasahan natin o na aktwal na nangyari ngayong buwan, baka hindi humaganap sa susunod na buwan. Pero maaga pa naman daw para sabihin tiyak na ang power rate hike. Ang mga nakikitang dahilan ng Meralco sa pagpalo ng presyuhan sa spot market, ang pagbabawas ng supply ng malampaya ng natural gas na ginagamit sa energy production, at ang pag-shutdown ng dalawang power plant, ang isang unit ng Limay at isang unit ng South Luzon Thermal Corporation. Dagdag pa rito ang mataas na demand sa kuryente ngayong tag-init na inaasahang papalo sa pinakamataas na antas sa huling dalawang linggo ng Mayo. Sa ngayon ay naka-white alert ang Luzon Grid. Ibig sabihin, sapat pa naman ang reserbang halos 700 megawatts. Pero malayo ito sa reserbang 1,500 megawatts bago na agbawas ang malampayan ng sinusupply na natural gas. Yung reserba natin for today, I think this is the lowest reserves if we will look at the past 2 months. We're hoping that the supply situation will also normalize so that we will be in a comfortable situation when the peak demand is realized. Kung buwan ng Mayo ang pag-uusapan, wala pa naman daw pangamba na magka-brownout, sabi ng Meralco. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.